So, kumusta kayo lahat? Sana mabuti ang inyong kalagayan. Sana ay ano, medyo patapos na yung ating school year, no? Malapit na. Yung iba ay katatapos lang ng kanilang mga exams, pero yung iba ano, nasa ano na sila, end of school year rights na yata, no? Nasa exciting part na yung iba. Okay, sige. Sa biyaya ng Panginoon na nawa eh matapos natin na yung mga school year na yun. Yan ay ano ha, ministeryo ha. Ang pag-i-school po ay ministeryo. At kung merong gawain sa iglesia na makahahad lang sa paggampan ninyo bilang mga estudyante na nagmi-ministry, no? Students, no? O kayo, mga estudyante, unahin ninyo yung pag-aaral ha. Lagi nyo unahin ang pag-aaral. Okay, so last time pinag-usapan natin yung Jesus as the prophet, and he is more than just a prophet. Tandaan natin ha, Jesus as the prophet ha, hindi siya propeta, kundi nagpa-function siya as prophet. No? Pero masigit siya sa prophet. Ano ba yung function ng prophet? Pinapaliwanag niya, no? Yung salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, sinasabi niya sa tao ang mismong salita ng Diyos. Okay? So, mouthpiece talaga yung prophet, mouthpiece. Sinabi ng Diyos, ikaw naman sasabihin mo. Detail by detail yun. Halimbawa, sinabi ng Diyos na, I love you. Sasabihin din ng prophet, mahal kayo ng Diyos. Detail yun. Okay? Kaya madalas sa Old Testament, maririnig natin, sinabi ng Diyos. Ayan, mahalaga yan, yung sinabi ng Diyos. So, pero nakaraan, pinag-usapan natin, Jesus is more than a prophet because yung mga prophet, nagsasabi sila ng mangyayari sa future, pero si Jesus, he fulfilled the prophecy. Kaya siya more than, tama? And also, saan tayo? Jesus is more than just a prophet because he is the Son of God. Okay, and doon na ba tayo? Tapos na. Tapos sa word na tayo? Tapos na rin. And Jesus, is yung inuhula niya, siya mismo yon. Kaya Jesus, the word. Diba yung hula ng prophet, lahat yung patungkol kay Jesus. Nagpo-point lahat yung kay Jesus. Okay, sa Genesis, siya ang seed ng woman na tatapak sa ulo ng ahas. Okay, sa Genesis, siya ay larawan siya, halimbawa, no? Sa Genesis, siya yung dapat nating, halimbawa, sa arko ni Moses, no? Dapat nasa loob tayo ng arko, ibig sabihin, nasa loob tayo dapat ng pananampalataya kay Jesus para maligtas tayo sa parusa ng Diyos. Katulad sa arko, di ba, nakaligtas sila nung pinaulan ng Diyos, pinagbaha, no? Si Jesus din ay larawan ni sino pa bang character ni Isaac, 'di ba? Oh. Na kung saan makikita natin, no, siya yung pinakahihintay ni Abraham na anak, no, yung binhi, pero no, hindi pa pala iyon, meron pa, si Jesus pala yung pinakahihintay. Sa eksena ng pag-aalay kay Isaac, makikita din natin ang larawan ni Jesus na kung saan siya ang ating provider. Diba yung inaalay na si Isaac, papatay na siya ni Abraham, hindi muna. Hindi na. Kasi meron na ang pamalit. So, si Jesus yung pamalit natin, siya yung nag-provide. Siya mismo yung pre-provide ng Diyos para sa atin. At sa marami pang iba, no? Hayaan nyo, sa biyaya ng Panginoon, no? Mapag-aralan natin nasaan ba si Jesus sa bawat pahina sa Biblia. So, sa Genesis pa lang, marami na siya doong larawan eh. Okay? Ang dami-dami. We have 39 books sa Old Testament. Ang dami yun, no? So, next na po natin ay nandiscuss ko na ba yon yung Jesus the Word? Natapos ko yon, no? Okay.
Okay, so application na tayo. Kaya sabi sa inyo, mabilis talan tayo. Application tayo. No? Kung si Jesus pala ay higit pa sa isang propeta, dahil siya mismo ang salita ng Diyos, ano ngayon yung dapat response natin doon? Ano yung magiging response natin? Sige nga. Ano ang dapat nating maging response? Una, make knowing the word your life's pursuit. Make knowing the word your life pursuit. Ibig sabihin, no? Ay, ano nga to? I-pursue natin na makilala, no kasi, no? Si Jesus. Okay? I-pursue natin na makilala si Jesus. By the way, what is the chief end of ano man? What is the chief end of man? Ano yung pinaka-purpose ng tao? To glorify God and enjoy Him forever. Sabi ni Sinclair Ferguson, sabi niya, upang mas makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos, kailangan nating mas maging kawangis ni Kristo. At paano tayo magiging kawangis ni Kristo? Ang mas kilalanin pa si Kristo. Okay? Si Jesus ang katuparan ng lahat ng isinulat ng mga propeta. Si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nasa kanyang anak ay final word na. Alam niyo, nasa Islam na kami, sa study namin ng world religion. Sabi doon, yung final na raw yung Quran. Tapos si Muhammad na yung seal. Siya yung prophet na magsasara na ng lahat. Kaya wala ng Bible o wala ng Word of God na lalabas maliban sa Quran. So yung mga nauna daw na Word of God, katulad ng Old Testament at New Testament, ano daw yun sa doktrina ng Muslim, ano daw yun? Void na. Ibig sabihin, ano, corrupted na kasi siya. Kaya hindi na yun dapat gamitin. Ang dapat gamitin ay yung Quran. Okay? Pero, malinaw mula dito, ang salita ng Diyos na nakay Jesus, ito yung pinaka-final natin. Okay? So, ano ibig sabihin? Wala nang hihigit pa kay Jesus. Wala rin maaaring ipalit sa Kanya. Tinuturo ko kasi yun. Actually, yun nga yung final demo ko this coming week. No? Yung about sa Islam. So, magbibihis ako ng Islam. Magdi-demo kasi ako. No? Bihis akong Islam. Magdadala akong carpet. No? Tsaka mga DVD, BCD. No? So, eh, joke lang, carpet, magdadala, maglalagay ako ng ano, no? So, kaya, ang makilala si Jesus, sapat na at higit pa. Okay? There's no greater pursuit in life than knowing Jesus Christ. Of course, may kanya-kanya tayong karerang pinaaano sa buhay natin, no? Yung ibang karera natin, ang gusto, maging engineer, walang masama dyan, no? Ipurso mo yan. Yung iba, gusto maging flight attendant ka nga ba? Ano? Ay, sorry. Ano nga? Sorry. Patutuloy si Raven. Ah, oh, kung sorry. Hindi ko yun meda. Naisip ko lang. Ano nga? Computer engineer. Hospitality. Biruin mo, magtayo ng hospital. Ah, ganun ba yun? Ay, hindi ganun yan. Si ano yata yung flight attendant? Tama ba? Ay, accountancy kasi nga, ABM siya. No? Yes, accountancy, magpolis, engineer, umaman, business kasi. Kaya, mag-teacher yata yung iba sa inyo, no? Katulad ni Ate Ira, no? Mag-doktor, nasa likod, mag-doktor. Si ano ay IT? Tama ba? IT. No, ayan. Okay yan. I-push natin yan, no? Kasi tinawag tayo ng Diyos dyan, eh. Pero, i-ano natin, na higit pa sa pagpupurso ng mga ito, ay maging sentro natin si Jesus. Kilalanin natin siya. There is no greater, sabi nga, pursuit in life than knowing Jesus. Gaano mo kakilala si Jesus? Gaano natin kakilala si Jesus? Anong sabi ni Pablo sa Philippians 3:8?
sabi niya, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Sa 3:10, mababasa rin niyo yun. Ano yung pinakamahalaga sa kanya? Ang makilala si Kristo na aking Panginoon. Gusto ko yung word niya na aking. Marami kasing kilala, marami kasing may kilala kay Kristo bilang Panginoon, pero hindi niya kilala bilang kanyang Panginoon. Anong kaibahan nun? Marami sa atin, ang knowledge natin hanggang dito lang. No? Pero hindi talaga na sumapuso, kaya hindi mo rin makita sa kanyang pamumuhay. Maraming Kristiyano, may sakit na hydrocephalus. No? Lumaki lang yung ulo kasi kilala lang si Jesus hanggang dito. Pero yung paglalim sa pagkaunawa kay Kristo. Inuulit ko, no? Hindi ako ang Panginoon ko si Kristo. Kayo din, Panginoon nyo si Kristo. Kaya pag nagpipray kayo, sasabihin ninyo, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking tagapagpanggol. Maraming makikilala lang kay Jesus bilang tagapagpanggol, halimbawa, kaibigan, no? Mahabagin. No, hindi si Jesus mahabagin, ha? Si Jesus ay naging mahabagin sa'yo, sa akin. Make it personal. Okay po? Sabi ni Pablo, eh. No, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Wow. Sabi niya sa 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Grabe, no? Sabi sa kanta, ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo ang nagbibigay sigla sa puso. Buhay ko ba yan? Puso ko. Buhay ko. Diba? Sabi sa 1 Corinthians 2:1, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Si Pablo din yung nagsabi. Laging si Pablo gusto niyang makilala, gusto niyang lumalim sa pagkaunawa na ano ba talaga ang kahulugan ng pagkapako ni Jesus sa krus. Ini-embrace niya talaga ito. Kaya nga, mas gusto niya nang mamatay, eh. Diba? Pinapapili siya, eh. Oh, either naman siya, mamatay ako, makilala ko na si Kristo ng lubusan, or manatili ako, eh, makilala ko pa rin si Kristo. Oh. In life and in death, mga kapatid, aharap tayo sa Panginoong Jesus. At darating ang panahon, sa pagharap natin sa Panginoon, kilala ba natin talaga siya? Nang buong-buo. Kasi kung kilala tayo ni Jesus, hindi niya tayo sasabihan ng ganito, hindi kita nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Diba? Ito ba yung pinakahangad ng puso natin? Halimbawa, si Kuya Jasper, no? Gusto mo bang maging Kristiyanong businessman? Kasi pwede ka naman maging businessman, eh. Pero wala si Kristo. Halimbawa, maging hospital. Ano trabaho ni Raymond? Hindi, nagtatayo ng hospital. Hindi, hospitality. More on HRM ba yan, Raymond? Oh. Hotel. Tagagawa pala ng hotel. Oo, oh, di ba, Raven? Oops. Makikilala ka, kilala ko si Kristo. Kilala ko si Kristo. Alam nyo naman ang buhay natin, eh. No, simula nung, alam nyo ba yan? Simula nung naging Kristiyano tayo, niyakap natin ito dahil niyakap tayo ng Diyos. Wala tayong, hindi tayo walang choice, eh. Pero yung choice mo, yung inclination mo, laging makilala si Jesus. Kaya nga pag hindi ka pag wala yung pagkilos na wala kang hakbang na ginagawa, remember, ang word ko dito, Christian ka na, parang hindi ka masaya, eh. No? Naranasan nyo ba yan? Purso ka ng purso. Wala naman masama, no? Okay lang ba kami maging mahirap? Okay lang ba kami maging mayaman? Di okay. Walang problema. Sa hirap, sa yaman, kay Kristo dapat. Diba?
So, yun din ba yung pinakahangad natin? Ang makilala si Kristo? Hindi ito patungo siya magpapastor, hindi ha? Hindi, dapat ikaw, no? Ilang ikaw, binaanak ka ng Diyos. Ano yan? Natural inclination, ha? Natural inclination. Although may panlalaban dahil nga meron ka ng spirito ng Diyos at meron ka pa rin namang flesh na nabubuhay dyan. Diba? Kaya kailangan natin pa rin ng biyaya talaga ng Panginoon. So again, unang application, make knowing the Word, si Word, capital Word yun, na W, capital, no, si Jesus, your life pursuit. No? Ano ba yung mga ginagawa mong hakbang para makilala pa si Jesus? Si RC, ano ang mga hakbang na ginagawa mo para makilala pa si Jesus bukod sa maglaro ng lato-lato? Tatawa yung anak ko sa... Hello. Mag-aaral ng Bible. The next question, nagiging tapat ba tayo doon? Para sa lahat, para din sa akin din. See? Okay, ikalawa. Meditate on the Word. Capital uli. Meditate on the Word kay Jesus. No? In the written Word. Ito, yung Biblia. Kung ang deserve ng puso mo, no, na mag-meditate ng salita ng Diyos, no, panalangin natin. Alam nyo, nasa Colossus ako, nagde-devotion akong, meron binabanggit dito ang ganda. Pwede nyo ba akong samahan, sandali? Nahirap na ini-exegete ko ito, hindi pa ako tapos. Pero ang ganda, Colossus 1, pwede nyo ba akong samahan? Kung ayaw nyo, maiwan kayo dyan. Ha? Colossus 1. Colossus 1, 3. Oh, 9:9, sorry. Colossians 1:9. Sabi niya rito, and so from the day we heard. Narinig daw ni Pablo yung pananampalataya ng mga taga Colossians. Si Pablo ay hindi nagpastor sa Colossians, ha? Okay? Pero sinulatan niya 'yan. Kasi narinig niya nga eh. Tsaka may issue kasi dyan. Pero ang ganda rito, no? Nung narinig niya yung pananampalataya ng mga taga Colossians, hindi siya nagsawang ipag-pray sila. By the way, nung sumusulat si Pablo dito, nasa kulungan siya. Manabi na siyang mategok. Okay? Tingnan nyo ha. Nagpipray siya, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Meron siyang dalawang prayer dyan eh. Teka, pwede nyo naman sundan. Pero nag-devotion ako dyan, naisulat ko yan. Ito. Basahin ko lang. Sinend ko yun sa sarili ko eh. Ayan, meron siya dyan dalawang panalangin. Una, sa 9, panalangin upang magkaroon ng kaunawaan. And so, from asking that you may be filled with the knowledge. Tapos sa verse 9 yun, sa verse 11 makikita nyo naman, isa niya pang hinihingi, may you be strengthened. Panalangin upang maging matatag. No? Ang kaloob, tapos sa verse 9, nung binabasa ko yan, panalangin upang magkaroon ng kaunawaan. Ang kalooban ng Diyos, pansinin mo ha, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding so as to walk in a manner worthy of the Lord. Ang kalooban ng Diyos ay mauunawaan lamang sa pamagitan ng karunungan at pangunawa na kaloob ng banal na Espiritu. Eh no? Bakit siya gumihingi na ma-filled sila ng knowledge upang maunawaan nila yung kalooban ng Diyos? Paano natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos? Una, dapat kilala natin si Kristo. Pangalawa, dapat nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos. Pansinin niyo sa verse 10, so as to walk in a manner, that is the purpose. The purpose ng pagkaunawa, the purpose ng pagme-meditate kay Jesus sa kanyang salita ay ito. Hindi pala ito. Bakit tayo nag-devotion? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil ba dito? Kailangan to. Lagi natin tanda, kailangan to ha. Pero ito ba yung pinaka-end goal natin? Hindi. Pansinin nyo, yung prayer niya,
the purpose of his prayer para malaman ng kalooban ng Diyos. So as to walk in a manner worthy of the Lord. The purpose ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos upang makapamuhay ang mananampalataya ng karapat dapat. Ano yan? May ganun yan. May ano tawag yan? Quit. Ano pa kasunod? Mamuhay ng karapat dapat? Ano pa sabi? Mamuhay ng karapat dapat? Sasagana. Ayan o. Bearing fruit in every good work. Sa lahat ng uring sasagana sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lalawak ang pagkakilala sa Diyos. Biruin mo yun. Yung pala yung purpose kung bakit kailangan natin humingi lagi ng wisdom sa Panginoon. Panginoon, ang purpose ng paghingi namin ng wisdom, maunawaan namin ang kalooban mo. Tapos, pag naunawaan yung kalooban ng Diyos, ano nang gagawin? Wala lang, maunawaan lang. Hindi. Sabi niya dyan sa verse, ano raw? Para makapamuhay kami ng karapat dapat. Grabe, no? Dapat pala, sa buhay natin, magbabasa tayo ng Biblia. Hinihingi natin kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita para makapamuhay tayo ng karapat dapat. May mga instances sa buhay natin, di ba? Magde-decide tayo, ano tayo, no? Ahakbang tayo, malilito tayo. Pero kung meron tayong salita ng Diyos, nariyan, no? Ano pa? Sasagana sa lahat ng uri ng mabuting gawa. Biruin mo yun. Yung good works mag-overflow coming from your heart. Kasi, alam mo ang kalooban ng Diyos. Tapos, lalawak ang pagkakilala sa Diyos. Mas maunawaan mo pa yung kalooban ng Diyos. So, if we meditate on the Word of God. So, yun lang yun na nakita ko doon. No? Hindi pa ako tapos dyan. So, kasi minsan, no? Aminin natin, nakalimutan natin, kilala ba natin talaga ang Diyos? Minsan nakakalimutan natin yan eh. Oh, di ba? Paano mo siya makikilala? Paano mo maririnig na nagsasalita ang Diyos through Jesus the Word? Kung hindi mo binubuklat yung Biblia, di ba? Oh. Makikilala mo ba siya? Puro boyfriend mo? O barkada mo ang kausap mo? Hindi nyo nga pinag-uusapan si Jesus pag nagde-date kayo eh. Makikilala mo ba siya kung usaping politika yung pag-aaksaya mo ng oras, no? Pag-usapan natin si Moira. This past few days, puro Moira, Jason. Daming Kristiyano, naging marriage counselor eh. Daming issue, no? Kaya napakahalaga nitong mga pag-aaral na ginagawa natin, no? Sabi nung iba, dapat ganito, ganyan, no? Iwalay na. Sabi nung iba, hindi, dapat ayusin yan. Anong sinasabi ng salita ng Diyos pa rin? Doon pa din tayo. No? Anong prayer nyo kay La Moira? Wala kaming pakialam dyan. Yung iba naman, walang pakialam. Ayra, anong prayer mo kay La Moira, Jason? Bakit? Wala naman talagang sa kanila. Para? Okay. Ikaw, Vincent. Anong take you, Aya? Mag-aayos sila. Bakit? Kasi kasal sila. Nangako sila kasi sa Diyos. Paano niya mag-glorify ang Diyos kung hindi nila isiping kinasal sila ng Diyos? Hindi sila kinasal ng pastor, kinasal sila sa harapan ng Diyos. Kinasal sila ng Diyos. Tama si Iron, manang kakamali-mali talaga.
pag nagkasal naman, hindi naman dalawang perfectong tao ang nagsama. Dalawang imperfect human na nagsama. Isang imperfect na magulo na, dalawa pa nagsama, imperfect. Disaster yun. War ang tawag doon. Pero yung biyaya ng Diyos, ma-portray nila doon. Okay? So, makikilala mo ba ang Diyos kung mayat-maya tingin ka ng tingin sa social media? Ayun, naka-ano na kayo. So, pwede ba yun? No? Ang labo. Ang labo no, no? Christian ka. Hindi ka ano, hindi ka social media man. Ha? Oh, binura ko yung isang laro dito eh. Naubos yung oras ko. Pero pinalitan ko ng Candy Crush. Candy Crush. Natatawa sa akin. Candy Crush na ang nilalaro ko. Naiinis na ako doon sa nilalaro ko. Hindi ako makaalis. Yung asawa ko naman, hindi ako binibigyan nung para makabili ng coins, para makaalis. Eh, isa mag-away kang, binura ko na lang. Kaya Candy Crush na lang para mas madali. So, una, yung great pursuit natin dapat si Jesus. At pangalawa, ang application ay mag-meditate tayo. Lagi nating hanapin si Kristo sa ating mga pag-aaral. Okay? Hindi lang sa pursuit sa salita ng Diyos, kundi sa ating mga buhay. Okay? So, pangatlo, pangatlo eh, syempre, teka, wala yata yung ano. Make your life mission to proclaim the word. Make your life mission to proclaim the word. Lagi nating i-proclaim si Jesus. No? Sa ating mga buhay. Kasi pagsabi natin, yung buhay natin nagde-declare. Sabi ni John the Baptist, di ba? Si John the Baptist, he came as a witness. Marturia. Martyr, yun ang ano, ibig sabihin nun. Yung witness, marturia, martyr. To bear witness about the light. Yun yung kanyang trabaho. Mag-testify lang. Tapos kapag na-proclaim niya na, sabi niya, kung naitaas ko na si Jesus, maibaba naman na ako. Galing, no? Kaya unti-unti, nung na-highlight na si Jesus sa ministry, anong ginagawa ni John the Baptist? Unti-unti na siya naglalaylo. Kasi nagawa niya na yung purpose niya. Eh. Hindi yun sa kanya yung glory kay Jesus. Hindi natin, no? Yun yung mission niya, to proclaim the word. Kaya nga siya ang huling propeta eh. Nagawa niya yun, pre-proclaim niya. Kaya nga, ano na siya eh. Naglaylo na siya eh. At oras na para kunin ng Diyos ang buhay niya. Eh, pinuha na siya ng Diyos. Diba? Anong sabi naman? Si John the Baptist lang ba yung ano, dapat mag-proclaim? Anong sabi sa Acts 1:8? Anong sabi? Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan ng banal na, pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging saksi ko. Biruin mo. Oh. Saan daw magiging saksi? Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Palawak, palawak, no? Sa ating mga pamilya, Jerusalem, no? Mga kaibigan, kamag-anak, Judea, Samaria, sa mga workmate natin, office mate natin, at sa dulo ng walang hanggan kung sino pa ang masyesheran natin. Okay? Kung pinakamahalaga sa buhay natin na makilala si Kristo, ang misyon natin ay maipakilala siya. O, makilala natin si Kristo, then maipakilala natin siya sa lahat ng tao. At kung ito yung ikamamatay natin, the life we live is a life worth living. Nang tanungin si John the Baptist kung siya ba ang Messiah na darating, ang sagot niya, no, hindi ako yun. I am the voice of one crying out in the wilderness. Ang sigaw niya, make straight the way of the Lord. Ibig sabihin, pinoproclaim ko lang si Jesus, hindi ako yun.
Hindi ako yung word. Okay? Yung Greek word noong I am the voice, pone. Doon galing yung pone. Okay? He was not the word. Only Jesus is the word. Siya lamang yung logos. So, ang mission ni John the Baptist, ituro ang mga tao na tumingin at makinig kay Jesus. Kaya huwag natin ituro yung tao kay Moira, kay Jason, ituro natin kay Jesus. O, tumingin kayo sa akin, patay tayo dyan. Pag tumingin sa'yo, naku, tisod na yan. Diba? Tingin tayo kay Jesus. Yan yung mission natin, not to draw attention to ourselves. Post tayo ng post ng mga ganito, ganyan. Facebook post, walang masama doon, ha? Okay? Pero, kung yun na lang yung ginagawa natin to focus yung attention sa atin, nakalimutan natin yung mission natin na si Jesus dapat. Okay? Look to Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Diba? And paano mangyayari yun kung we are full of ourselves? Paano mangyayari yun na mapakita natin si Jesus kung we are full of ourselves? Kung ang laging tingin natin sa sarili natin, magaling tayo. O kaya naman kung hindi magaling, ang lagi na lang tingin natin sa sarili natin, talunan tayo. Sobra ka nakaka-self-pity mo. No? O kaya, lagi kang tingin ng tingin sa iba, sobra ka ng inggitera. Sobra ka ng inggitero. Paano mo sasabihin, tumingin yung tao kay Jesus? Ikaw tingin ka ng tingin sa Kanya. Hindi ka naman niya tinitingnan. Look to Jesus. Hindi mo sila maituturo kay Jesus sa pamamagitan ng buhay mo if you are not yourself looking to Jesus. Ano ibibigay mo sa tao? Sarili mo? Ano may bibigay mo sa tao kung wala si Kristo sa puso mo? You cannot look to Jesus more closely if you are not looking sa salita niya, the Bible. Pansinin mo. No? Imbis na matulungan mo yung kapwa mo, no? O kaya classmate mo, hindi pa mananampalataya. Wala kang maibigay na word of encouragement. Bakit? Pambihira, isang buwan ka nang hindi nagde-devotion. Imbis na meron kang maisasadya sa council na magandang idea na galing sa salita ng Diyos, pambihira, isang taon ka nang hindi nagbabasa ng Bible. Ano may sasuggest mo? Ideya ng mundo? Pastor, mukhang maganda to sa evangelism, ha? No? Lagyan natin lahat ng ilaw, tapos may smoke. Pagbulayan natin ang Biblia, kilalani mo si Kristo at ipakilala mo siya sa iba. Parang katulad dito ng application ng ating ano, ng ating sola scriptura. Pagbulayan si Kristo sa pamamagitan ng kanyang sa pamamagitan ng salita niya, ang Biblia, kilalanin si Kristo sa pamamagitan pa rin ng Biblia at ipakilala si Kristo sa pamamagitan pa rin ng pagsasabi ng sa iba ng mensahe ng Biblia. Ba? Oh. Yan ang ating ano, mga kapatid. Okay? Marami tayong mensahe na pwedeng iparating sa iba, pero nasasabi ba natin yung mensahe talaga ng kaligtasan? Yan. Okay? So kanina maganda yung ating tinalakay din sa sermon, no? Faith will not save us. Oh, hindi tayo naligtas ng pananampalataya. Naligtas tayo ng pananampalataya kay Jesus. Okay? Kay Jesus. No? Kaya hindi tayo niligtas ng kahit hindi Kristiyano may pananampalataya. Okay? Pero yung pananampalataya kay Jesus, 'yun ang nakapagliligtas. Kasi ang pananampalataya kay Jesus ay bunga ng biyaya ng Diyos. Try to read ano, contextually the Ephesians 2, makikita ninyo, sa taas dati kayong patay. Binuhay lang kayo dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kaya kayo naligtas. Ah, diba? Again, we cannot look fully kay Jesus kung we are full of ourselves.
full of problems, full of materialism, full of sin, lust, pride, anger, no? Leaning on the past. Sabi sa kanta, turn our eyes unto Jesus, make full on His wonderful face, and the things of this world will go strangely dim, didilim siya, in the light of His glory and grace. Diba? Ang hirap tumingin minsan sa sarili. Nagsasawa na ako tumingin sa sarili ko. Nasusuka na ako. No? Kasi pag tinignan ko ang sarili ko, dalawang maaari kong kahinatnan eh. Yumabang at maingit. Yumabang dahil pag tumingin ako sa sarili ko, sasabihin ko, ay, parang higit ako sa iba. Nagmamalaki na ako. Madisappoint, maingit, ay, wala ako nito. Hindi ako nakabili ng concert ticket ng BTS. Ha? Wala ako na. See? Yung kapwa ako meron nito. Ako wala. Huh? Kuya RJ, makakatapos na ako. Hindi pa rin ako makatapos ang pag-aaral ko. Ay! Ganda ng katawan nito, macho. Ako, kabihira. Kaya hindi ako tumitingin dito kay Jasper. No? Bakit sila? Ang kunti ng kinakain, no? Ay, ang dami ng kinakain, hindi nataba. Okay. Tayo ay manalangin, mga kapatid ko sa Panginoon. Panginoon, dalain ko po, bigyan niyo po kami ng pang-unawa. Kaunawaang maunawaan ng iyong kalooban upang makalakad kami, Panginoon, ng nararapat. Panginoon, we are full kung iniisip namin kaya naming mamuhay sa mundong ito nang wala ka. We are foolish, Panginoon, kapag ang tingin namin sa sarili namin, independent. Independent sa iyo, Panginoon. Panginoon, alisin niyo po sa aming mga sarili ang sobrang pagtingin namin sa sarili naming kakayanan. Alisin niyo po, Panginoon, yung pagiging I, pagiging sentro namin sa aming mga sarili. Pagkos, Panginoon, tulungan niyo kaming tumingin sa iyo. Na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Upang Panginoon ang mundo, ang impluwensya ng kamunduhang ito, unti-unting mawala. Unti-unti Panginoon, yung hold nito sa buhay namin, makaalis kami Panginoon dito. At ang tanging life pursuit namin o pursuit ng aming buhay ay ang makilala ka. At ang lawak ng pag-ibig, how you save us, how you care for us, how you love us, how you give your life para sa amin. Na kahit Panginoon kami maraming pagkukulang, kahit kami Panginoon ay madalas pumapalpak, pero kahit kailan Panginoon, wala ni isang segundo na tumigil ka sa pagmamahal sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ang maging sentro namin ay ikaw. Hindi ang kapwa namin, hindi ang sarili namin, hindi ang mga biso, gadgets na meron kami. Kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Nawa, masabi din namin, balang araw, yung sinasabi ni Pablo, na wala kami, Panginoong ibang hangad, kundi ang makilala ka
makilala si Jesus sa buhay mang ito, maging sa kamatayan. In Jesus we pray. Amen. Hello, hello.